Good evening. Good evening. Good evening, Isabel. Good morning. Kuya Kale, what are you practicing? Division. Yeah. How about you? I'm practicing how to Daddy. Write and read. Writing. Writing naman. Yeah, writing. So the kids today are preparing for school. That's why they're practicing a lot. Sige, practice lang kaya. What hurts you? Ants bite me. Ants? Ants. Yeah, practice lang kaya. Thanks. Yun, si Kuya Hebron. Practice muna siya ngayon, line exercise. So ang ginawa namin, nag-trace ako ng mga design patterns para susundan niya. Yan, pampatatag ng pulso. Yes, what's that? Wow! Balik tayo. Pakita mo nga ko yan, yung ginagawa mo. Yan, pakita ko lang guys ah. So pagka sa Google, search nyo yung line exercises, makakita kayo ng mga ganito. Pwede nyong pagawa to sa mga kids nyo para papraktisin nila yung mas magiging matatag yung pulso nila sa pagsusulat. So, trinay namin to one time, nag-improve naman. So, effective siya talaga. So, sige kuya. So, yan. So, instead na practicing lang ng mga writing ng mga alphabet ganun. So ito magandang exercise. Yan. Natutunan ko to sa drafting class ko noon. So inadapt ko siya sa ano. So yan, okay lang. Hindi naman kailangan perfect yan eh. Simulan mo sa gitna be, tapos palabas. Yan, diyan ka magsimula. Yan. Magiging matatag yung pulso nila sa pagsusulat dyan. Gagaling sila pati mag-drawing, mga ganun. Lahat mag-i-improve. So, kung ano lang yung magawa nila, kahit, syempre, hindi ganun ka perfect, okay lang yun. Basta, makapag-practice lang maigi. Yan. Ito naman baby namin na isa. Pa-practice din mag-color. Yan. Meron siyang sariling coloring book. Para pa ba nag-aaral yung mga kuya niya. Kasabay din siya. Hello, baby! Yeah. Happy siya. Si Kuya Caleb, nagpa-practice kanina ng math, pero pahinga muna siya ngayon. Para hindi siya ma-stress masyado. Pag naguguluhan na yung isip, pahinga muna saglit. So, ganun lang. Ay, ang galing naman, oh. Wow. Ang galing mag-color. Very good. Ayun, si Hesidel, baby, practice color. Si Kuya Hebron, practice writing pa rin. Tapos, si Kuya Caleb, sasamahan naman natin mag-aral ng division. Yeah. Pero, ang kumbaga ni-reveal na namin yung mga technique namin sa pag-aaral dito. Dito, instead na siya agad yung mag-compute, gagawin natin, is papakita ko muna sa kanila yung solution. Tapos pag na-absorb na niya, kumbaga it's more on yung flow nung paano mag-isip, ipakita natin sa kanya. Pag na-absorb na niya yun, sa kanya itatry mag-isip. Para hindi stressful sa bata. Tapos at the same time, mas madali niyang ma-absorb. So ang tawag doon is backwards method. So halimbawa, ito yung sample problem. So si Kuya Caleb yung nag-compose nito.
So, titignan niya ngayon. Yan. Paano sinosolve. So, 28,354 divided by 124. Kita mo kaya? Yes, I see it. So, what we'll do first is to, since this is 3-digit, yeah. Kuya, so, we will start here. 283 divided by 124. Mm-hmm. So, try mong i-round up to sa nearest tenths para mas madali siyang i-analyze. So, magiging 280 divided by 120. So, mas madali siyang isipin. So, siguro, tatry natin yung 2. Parang ganun, 2. So, hindi pa tayo sure kung ito na nga yung sagot. Pero parang yun, di ba? Then, we multiply. 2 times 4 is 8. Yeah. Alright? Then, 2 times 2 is 4. Then, 2 times 1 is 2. 248. So, mukhang tama naman yung guess natin. Okay? So, 3 minus 8 cannot be. So, we borrow 1 from 8. So, magiging 13. So, 13 minus 8 is 5. Caleb, you watch the flow. Lagi kong sinasabi sa kanya na watch the flow. Kasi, kumbaga parang practice yan eh. Yeah. Na makuha mo yung flow nung how it is being analyzed. 4. Na wait lang. Since 8, nabawasan na yun ng 1, 7 na lang, minus 4 is 3. Okay. So, we bring down 5. Alright? Yeah. 355 divided by 124. So, possible na 3, pero baka sobra kasi. Pwede natin gawin dyan is, try natin i-multiply muna sa 3. 124 times 3. 4 times 3 is 12. 3 times 3 is 6. Plus 1 is 7. 3 times 1 is 3. 372 lampas. So, that means 2 lang din ang sagot dito. So, 2 times 124, katulad nung kanina, 248. Just write it down. Then, we subtract. 5 minus 8 cannot be. So, we borrow 1 from 5. Magiging 15. Minus 8 is... 7. Yes, correct. 7. 5 turns to 4. 5 becomes 4. Minus 4 is 0. And then, ito, 3 pa rin, minus 2, is 1. So, tama yung ano natin, yung guess natin. Kasi, 107 is less than 124. So, we bring down 4. So, now we're dividing the 4-digit number, 1074, by the 3-digit number, 124. So, again, to make it easier, pwede nating i-round up sa, try nating nearest hundredths. So, this is 1,000 kung na-round up natin. Divided by 100. So, baka 10, pero I think so sobra yung 10 kasi 120. Baka 9. 9 siguro. Nakukuha mo ko yung flow. Okay. So, let's try 9 muna. 124 times 9. I think it's gonna be too much. Okay. So, try natin. Possible na too much. Pero, well, let's see. 9 times 4 is... 36. 9, 18, 7, 36. Okay. So, tama. 3. Carry 3. 9 times 2 is 18. Plus 3. 22. Correct? Tama ba? 21. 21. Okay. So, carry 2. 9 plus 2. 11. So, 1. So, lampas nga siya. So, pagtitingnan natin to.
Mukhang 8 yung ano, yung sagot. Kasi konti lang naman yung lampas nyo, 'di ba? Yung 124 tsaka 116. Yeah. Kukuha mo, kuya. Yeah. I guess is 8. So by the way, si Kuya is si Kuya Caleb is incoming grade 3. Yeah. So medyo may grasp na siya rito. So yung level nung the way I'm teaching him is pang grade 3 na rin. Kumbaga tinatantya ko lang na makakayanan niya nang i-absorb yung kung paano ko sa kanya tinuturo. So let's continue. Let's continue. 8 times 4 is ilan? 32. Correct? 8 fours is... Correct. 32. So here. So 8 times 2 is 16. Plus 3 is 19. Right? Here we one. 8 times 1 is 8 plus 1. Is 9. Okay, 992. So we subtract naman. 4 minus 2 is 2. 7 minus 9 cannot be. Borrow 1. 17 minus 9 is 8. Alright? So, nang hiram tayo rito, bali magkasama na yan, 10 yan, minus 1 is 9, 9 minus 9 is 0. So, hindi na natin isusulat yung 0. So, ang sagot is 228. Remainder 82. Remainder 82. So, yan. So, ganun siya. Alright, kuya? Yeah. So, this time, after showing him the solution, he will try to solve the same problem. Okay? Pero hindi siya nakatingin dito para ma-practice niya. So, ganun yung backward study method. So, less pressure, pero nakukuha niya na absorb niya yung flow kung paano. And eventually, kaya niya nang gawin mag-isa without showing him how to solve it. Yeah. Alright? Mm-hmm. So, this time, si Kuya naman yung magta-try mag-solve. Ang usually pinapagawa ko sa kanya is, kumbaga parang yung ginawa ko kanina, dinidiscuss niya sa akin. So, para masusundan ko yung flow of thought niya kung okay siya. Kung nasa flow, maganda yung flow, malinaw siya mag-isip. So, ganun. Sige, solve ka lang. Alright, let's go. Answer. Yan, sige. So, hintayin lang na si Kuya matapos. Tingnan nga yung gawa mo, Kuya. Yun. So, natapos na niya. So, dahil sa nakadalawang practice na siya, so, nung unang practice pa lang niya, nakita na namin yung improvement agad sa writing, di ba, kaya? Tama ba? Yeah. So, ngayon, we're expecting na, ano, na siyempre, mag-improve pa rin further yung writing skills niya. So, yun lang. Share lang namin yung mga approach namin sa pag-aaral. Sa, more on sa math, tsaka sa writing. Kasi pagdating naman sa mga reading subjects, so si yung mommy naman nila yung ano, yung nag-guide sa kanila doon. So, yun lang. Sige, basta practice lang. Che-check natin later. Alright? Sige, bye-bye ka muna sa kanila. Bye! Bye! Bye-bye! Bye-bye na! Bye-bye! Bye-bye! Bye sa inyo! Bye, daddy!